Magandang araw mga bata! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang asignaturang MAPE. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Una ay ang music. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga antas ng paglakas o paghina ng tunog. Mga bata, suriin nyo nga ang mga larawan sa ibaba. Nasa aling panig kaya ang mga sasakyang may malakas o mas malakas na tunog? Nasa aling panig naman kaya yung may mga mahina o mas mahinang tunog? Ito kaya ay nasa panig ng bisikleta o tricycle? O nasa panig ng bus o truck? Kung ang inyong sagot ay ang bisikleta at ang tricycle ay nasa mahinang tunog, tama kayo dyan. Samantalang ang bus at ang truck naman ay mayroong malakas at mas malakas na tunog. Magaling mga bata! Inyong tandaan, mahalagang matutuhan ang tamang paggamit ng iba't ibang antas ng dynamics na musika sa pag-awit upang maging kaaya-aya ang pag-awit. Ngayon ay mayroon tayong susubukan na activity para malaman ko kung inyo nga bang natutuhan ang ating pinag-aralan. Mayroon ditong nakalagay sa linyang A na baka, pusa, daga at langaw. Habang sa hanay B naman may nakasulat na bato, kahoy, plastic na balde at yero. Ganito lamang ang inyong gagawin. Kailangan ninyong lagyan ng number 1 ang salita na mayroong mas mahina ang tunog. Number 2 ang ilalagay kung ito naman ay mahina ang tunog. Number 3 kung ito ay malakas ang tunog. At number 4, mas malakas ang tunog. Ibig sabihin, kailangan yung pagsunod-sunurin ang mga numero batay sa kung gaano nga ba kalakas ang tunog na naigagawa ng mga bagay na ito. Maari mong i-post ang video at sagutan ang activity na ito. Kung ikaw ay tapos na, heto po ang mga sagot. Number 1, langaw. Number 2, daga. Number 3, pusa at ang number 4, baka. Kung inyong mapapansin, mahina ang tunog ng langaw, papalakas hanggang makarating sa baka. Habang sa hanay binaman, ang may mas mahinang tunog ay ang kahoy, sumunod ay ang bato, sunod ay ang plastic na balde, at ang may mas pinakamalakas na tunog ay ang yero. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Magaling! Ito naman sa ating pangalawang activity. Isulat ang code na nasa ibaba ayon sa tunog na magagawa ng buwelo o puwersang ipinapakita sa bawat larawan. Lalagyan ninyo ng MM kung ang tunog ay mas mahina, M kung mahina, malaking titik na M kung malakas, at dalawang malaking titik na M kung mas malakas. Tandaan mga bata, tignan ninyo yung pagbuwelo ng tao habang siya ay gumagamit ng mga instrumento. Maari mong i-post ang video at magsagot. Tandaan mga bata, tignan ninyong mabuti yung buwelo ng tao na nag-i-instrumento. Kapag ito ay nagbibigay ng mas malakas na buwelo, aba syempre, mas malakas din ang tunog na malilikha nito. At kapag kaunti lang ang buwelo, paniguradong mas mahina lamang ang maipoproduce na tunog. Sumunod naman ay health. Ito ay ang pagpapahayag ng positibong damdamin. Mga bata, ano bang mga emosyon ang nakikita ninyo? Tama, mayroon ditong masaya,
may malungkot, may galit, may nagulat, at iba-iba pang mga emosyon. Nararamdaman niyo ba ang mga emosyon na ito? Aba, magaling! Ang larawan ay nagpapakita ng iba't ibang damdamin o emosyon. Ikaw ba ay nakararamdam ng iba't ibang damdamin na tulad ng nasa larawan? Ang damdamin na ating nararamdaman ay nakabatay sa mga pangyayari na nararanasan natin sa araw-araw. Ang emosyon o damdamin na ating nararamdaman ay nakadepende sa mga pangyayari na ating nararanasan. Pansinin ang larawan. Pangalanan ang iba't ibang damdamin na iyong nakikita. Tayo ay nakakaramdam ng iba't ibang emosyon tulad ng saya, lungkot, galit, pagkatakot o pagkagulat. Ang mga nabanggit na damdamin ay maaaring makita o ating maipapahayag sa pamamagitan ng ekspresyon ng ating mukha, kilos ng katawan at lakas ng boses. Napakahalaga na alam natin at nasasabi kung ano ang damdamin o emosyon ang ating nararamdaman. Mga bata, kung inyo talagang naintindihan ang iba't ibang uri ng emosyon, mayroon tayong sasagutan. Piliin lamang ang tamang emosyon sa bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa papel. Kaya mga bata, kumuha ka na ng lapis at papel at magsasagot na tayo. Una, nakakuha ka ng mataas na marka sa inyong pagsusulit. Ano kayang emosyon ang iyong mararamdaman? Isulat mo na sa iyong sagotang papel. Wow! Ito ba ang iyong sagot? Kung ganon, tama ang iyong sagot. Masaya. Number 2. Napagalitan ka ng iyong mga magulang. Ano kaya ang emosyon na iyong mararamdaman? Isulat na dahil ang sagot ay... Tama, malulungkot tayo. Number 3. Nasira ang iyong paboritong laruan. Ano kaya ang iyong mararamdaman? Isulat na sa sagotang papel. Ito ba ang iyong sagot? Tama, nakakalungkot 'yun, 'di ba? Number 4. Binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan sa iyong kaarawan. Ano kayang emosyon ang isusulat ninyo sa inyong mga sagutang papel? Ito ba ang inyong naging sagot? Aba, tama! Masaya yun! Number 5. Dinalhan ka ni tatay at nanay ng pasalubong. Ano kaya ang emosyon na iyong mararamdaman? Wow! Ito ba ang inyong sagot? Magaling! Sino ang nakakuha ng 5? Taas ang kamay. Wow! Very good! Talagang naintindihan. Ngayon naman, pag-ugnayin ang sitwasyon sa hanay A at damdamin na nasa hanay B. Sagutan muli ito sa iyong sagotang papel. Hanay A. Binilhan ka ng iyong ate ng bagong laruan. Ano kayang emosyon ang iyong mararamdaman? Hanapin lamang sa hanay B. Kung ang sagot ninyo ay masaya, isulat sapat lang ang letter A. Kung kayo naman ay malungkot, isulat ang letter B. Kung galit, isulat ang letter C. At kung kayo ay nasorpresa, ilagay ang letter D. At kung kayo ay natakot, ilagay ang letter E. Okay, number 2. Ano kayang emosyon ang ilalagay ninyo rito? Naiwan kang mag-isa sa
isang madilim na silid. Anong isusulat nyo? Letter A, B, C, D, or E? Number 3, dumating ang iyong pinsan nang di mo inaasahan. Ano kayang emosyon mo? Letter A ba? B, C, D, or E? Number 4, tinutukso ka ng iyong mga kaibigan. Ano kayang emosyon mo? Letter A ba? B, C, D, or E? At number 5, nakakuha ka ng mababang marka sa inyong proyekto. Ano kaya ang sagot mo? Letter A ba? B, C, D, or E? Kung tapos na kayo, intayin lamang ang pag-check ng inyong mga guro. Dumako naman tayo ngayon sa arts at ang ating tatalakayin ay ang paggupit at paglapat. Mga bata, tignan nyo nga ang mga larawan sa ibaba. Ano-anong mga disenyo ang inyong nakikita? Kaya mo ba itong gawin? Tandaan, ang stencil ay isang manipis na bagay na may butas na siyang gabay sa pagguhit ng mga hugis o titik sa pamamagitan ng pangkulay sa loob ng butas na ito. Kadalasan, ang stencil ay gawa sa patag at manipis na papel, plastic, kahoy o bakal at may kaukulang hugis o disenyo ang balangkas ng butas nito. Tignan nga natin mga bata, kailangan nyo lamang isulat ang check kung ang bagay ay maaaring gawing gabay sa pagguhit ng diretsyong linya at isusulat naman ang X kung hindi ito maaaring gawing gabay sa pagguhit ng diretsyong linya. Halimbawa, number 1, maaari nyo bang gamitin ang libro upang maging gabay para maging diretso ang inyong pagguhit ng linya? Kung oo, isulat lamang ang check at kung hindi naman ay isulat ang X. Number 2, plato. Maaari niyo ba itong gawing gabay para makagawa ng linya? Kung oo, lagyan lamang ng check at kung hindi, lagyan ng X. Number 3, bola. Number 4, hawakan ng walis. Number 5, holder. Number 6, unan. Kung nakapagsagot na kayo, tara at atin ang i-check. Number 1, tama, maaari mo itong gamitin. Number 2, X, hindi mo siya magagamit dahil ito ay bilog. Number 3, X din. Number 4, yes, pwede natin itong gamitin pangguhit ng diretsyong linya. Number 5, check pa rin. At number 6, X, sino ang nakakuha ng 6 na puntos? Magaling mga bata! Ngayon naman, sundan ninyo ang mga hakbang sa paglikha ng balangkas ng iba't ibang hugis. Ito nga pala ang inyong mga kailangan. Una, tasa o maliit na bote, papel o karton, lapis, gunting o cutter, posporo o maliit na kahon. Tandaan, kailangan ninyong maging maingat kung gagamit kayo ng mga bagay na may talim. Sundan natin ang mga hakbang para makagawa tayo ng ating gawain. Una, ipatong ang posporo o maliit na kahon ng nakahiga sa papel o karton. Matapos nun, iguhit ang balangkas nito. Number 2, gupitin ang balangkas nito. Kung maaari ay butasan at simulan ang paggupit sa loob ng nabuong balangkas.
Pangatlo, ipatong naman yung tasa o maliit na bote sa papel o karton. Muli, iguhit ang balangkas nito. At pang-apat, gupitin ang balangkas nito. Kung maaari ay butasan at simulan ang paggupit sa loob ng nabuong balangkas. Nasundan niyo ba mga bata? Aba, magaling! Narito ang rubric bilang gabay sa mas mahusay na gawa. Kung kayo ay nakasunod sa mga hakbang, ay mayroon kayong 5 puntos. At kung maayos at malinis naman ang inyong nailikha na stencil, ay mayroon kayo muling 5 puntos at sa kabuuan ay magkakamit kayo ng 10 puntos. Sumunod naman ay ang PE at ang ating tatalakayin ay ang ritmikong gawain. Ito ang iba't ibang kilo sa pagsayaw na ating gagamitin sa iba't ibang tugtog o tunog. Una ay ang swing step or step close point. Dito, humahakbang gamit ang kanang paa kasunod ng pagsasara ng hakbang gamit ang kaliwang paa. Iangat ang katawan ng bahagya sa pamamagitan ng pagtingkayad o pag-angat gamit ang mga daliri sa paa. Gawin din ito sa kaliwa. Gamit ang kaliwang paa upang ihakbang kasunod ng pagsara ng kanang paa. Muling iangat ng bahagya ang katawan sa pamamagitan ng pagtingkayad. Nasundan niyo ba mga bata? Kung hindi, tumayo kayo at inyo itong gawin. Pangalawa, touch step or point close. Kailangan ninyong mga bata ihakbang ang kanang paa sa pagitan ng harap at kanang bahagi ng inyong pwesto o 45 degree mula sa harap papuntang kanan. Sa paglapag ng iyong paa, ay ituro gamit ang mga daliri sa paa ang lapag. Isara ang mga paa sa pamamagitan ng pagbalik ng paa sa unang pwesto. Matapos ito ay ihakbang ang kaliwang paa sa harap at kaliwang bahagi ng inyong pwesto o 45 degrees mula sa harap papuntang kaliwa. Muli ay sa paglapag ng iyong kaliwang paa ay ituro ang sahig o lapag gamit ang mga daliri mo sa paa. Mula sa ganitong pwesto ay ibalik ang kaliwang paa sa uno nitong pwesto sa pamamagitan ng pagsara ng mga paa gamit ang kaliwang paa na iyong inihakbang. Ano mga bata, nasundan niyo ba? Pangatlo, point step or step point. Dito kailangan niyo lang ihakbang ang kanang paa kasunod ng pagturo gamit ang kaliwang paa papunta sa kaliwa. Kasunod nito ay ihakbang ang kaliwang paa, kasunod naman ng pagturo gamit ang kanang paa. Maaari itong gawin sa kahit anong direksyon. Pang-apat, close step or step close. Ihakbang ang kanang paa sa harapang bahagi ng inyong pwesto. Isara ang mga paa gamit ang paghakbang ng kaliwang paa papunta sa kanang paa. Gawin din ito sa kaliwang paa sa pamamagitan ng paghakbang ng kaliwang paa at pagsara ng mga paa gamit ang kanang paa. Maaari itong gawin sa kahit na ano at paanong direksyon. Number 5, hop step or step hop. Humakbang gamit ang kanang paa. Kasunod nito ay bahagyang paglukso gamit ang kaliwang paa at paghakbang ng kaliwang paa at kasunod ang bahagyang paglukso ng kanang paa. Mga bata, marahil kayo ay nahihirapan ngunit sa gabay ng inyong guro at sa mga larawan na makikita sa ibaba ay paniguradong kakayanin niyo rin ang mga ito.
Sa tulong ng inyong guro, isagawa ang sumusunod na simpleng sayaw at ritmikong kombinasyon sa wastong paraan at nakasaad na bilang. Gawin ang swing step, touch step, point step, close step, half step ng may 16 counts. Kaya niyo yan mga bata! Nawa ay may natutunan kayo ngayong third quarter week 5 sa asignaturang MAPE. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Paalam!